Very confident na mag-e-enjoy tayo sa pagkain natin. Pwede siyang ihalo sa mga kahit na anong dish na gusto mong lutuin. Ayan! O, oh, diba? Alo, naglalaway nga puso ko ng kumain. Kayo din ba? Tsa! Seswang, what a wonderful afternoon, everyone! So today, I'm very excited dahil andito na naman tayo sa isa sa favorite spot natin dito sa bahay, ang kusina! Ayan! And this past few days, mga Seswang, is talagang nag-crave talaga ako sa pagkain ng mga creamy talaga. Ayan, kaya kanina is nagluto si Mama ng ginataang kalabasa. And ngayon na magme-merienda na is magpe-prepare tayo ng perfect sa merienda panghanda. And syempre, hinahanda din to sa mga birthday, lalong-lalo na ngayon na malapit na mag-Christmas and mag-New Year. So today, mga Seswang, is magluluto tayo ng Filipino style carbonara using our Nestle all-purpose cream. Ayan, para mas matulungan tayo at ma-achieve ang creaminess ng carbonara na gusto natin. And outside, mga Seswang, is magluluto din tayo ng French toast. Ayan, para mas ma-enjoy natin ang pagkain natin ng carbonara. But I'm very confident na mag-e-enjoy tayo sa pagkain natin ng carbonara because kasama natin ang Nestle All-Purpose Cream sa paggawa nito. To start with, mga Seswang, sa mga ingredients sa kakailanganin natin sa paggawa ng ating Filipino-style carbonara is Nestle All-Purpose Cream, onion, garlic, mushroom, bacon, black pepper, and syempre yung ating pasta. Ayan, yung gagamitin nating pasta is yung linguine or linguine. Ayan, comment down below kung ano yung tamang pronunciation. Ayan, dahil marami namang mga perfectionist dyan. So, comment down below. And syempre, ang ating fresh milk. Ayan, dahil gusto ko yung ating carbonara is super creamy. Alam ko marami din ng mga gustong ano dyan, yung creamy carbonara talaga. So, hello sa inyo. Ayan, basta gagawa tayo ng Filipino style carbonara. So, ayan, umpisahan na natin, mga Seswang. You know what, mga Seswang, perfect na perfect talaga itong lulutuin nating Filipino style carbonara sa ating merienda. And perfect din siyang i-share sa ating mga loved ones. So, first, mga Seswang, is magpapakulong lang tayo ng tubig para sa ating pasta. So, ayan, buksan ko lang to. Hindi pa ito nakabukas. Ayan. Wait lang, medyo mag-girap siya. Yun. So, ayan. Pakuluin lang natin siya. Then, hayaan na natin siya mamaya. Ayan. Balikan natin siya pag kumukulo na. Then, ilagay na natin yung ating pasta. While waiting, mga Seswang, sa ating pinapakuluang tubig, ayan, gagawin na muna natin ang dippings para sa ating French toast. Ayan, actually, nagawa ko na to sa isang vlog ko. So, kung hindi nyo pa napanood yun, panoorin nyo na. So, kailangan muna natin gawin ang ating dippings. So, first, ang ating fresh milk, ilagay na muna natin dito sa mas malaking bowl. Next is 1 egg. Ayan, kumuha tayo kay baby chicken. Ay, mother chicken pala yun. So, ito na yung pambasag natin. So, yon. Ayan, pagkalagay natin ng egg is isabay na natin yung ating vanilla syrup. Ayan, ang very very light lang para sa kanyang flavoring. Oops, ayan. I think okay na yon kasi pang dippings lang naman yan. And imimix na natin siya. Then mix well. Ayan. Then, ayan, okay na yung kanyang texture. So, pag ganito na yung texture, mga Seswang, is okay na yan. Then, iset aside na natin. Mag-iwan naman tayo ngayon ng ating bread. Then, iset aside natin tong mga bread na hiniwa natin dito sa isang maliit na plate.
And ayan, kumukulo na finally ang ating tubig. And next na natin yung ating linguine pasta. Ayan, siguro kahit isang ganun na lang. Na natin. Ayan, I think ito okay na to. So ayan mga seswang, just leave natin yung pasta natin ng 5 to 6 minutes. Ayan, para sa kanyang makunat-kunat. And dahil gusto ko yung pasta is makunat-kunat, ayoko yung overcook at saka yung malata. So very wrong na yun sa akin. So gusto ko yung makunat-kunat. And let's prepare na sa ating main sauce. Ayan, I'm very excited now. Oh my God. Kuha na tayo ng kawaling paggagamitan natin. So ayan, I think okay na yung dito, kalaki. So, dito tayo sa kabila. Or pwede naman natin siya ilipat dun. Pero okay na yun, dyan na yan. Or dito na lang, nakakatakot. Yan! Saan ba talaga? Doon na kasi dito, baka maganon. So, dyan medyo malayo-layo sa paa. So, yun mga seswang, we decided na pagpalitin na lang sila yung pasta at saka yung pagigisahan natin. Kasi mahirap mag-gisa doon. And okay naman na yung aming pasta. Hininaan na lang namin siya ng fire. And sobrang dali lang nito mga seswang sa paggawa natin ng main sauce. So, first is maglagay tayo na ang butter. Ayan, kahit onting butter lang. Ay, nakalimutan kong sabihin sa inyo kanina. So, yan na yung gagamitin natin. Manteka. So, yan diba? Mainit na pala yung ating kawali. Ayan. Isunod na natin yung ating butter. Ayan, kasi baka masunog yung ating... Butter? Ay, butter. Yung ating bacon pala. Sunod na natin yung bacon. Yon! Sobrang hina naman na to. Ayan. Napatay siya. Ayan, hininaan natin. Kasi mainit na yung kanina, yung kawali. Bango. Bacon pa lang to ha. Bango na. So, itong ating bacon mga seswang, hindi naman kailangan na super brown siya. Ayan, yung medyo makita lang natin na may brown na sa part ng bacon is okay na yon. And isa-set aside natin siya. Hindi na natin siya tatanggalin dito. Dito na lang para yung flavorness ng bacon is talagang nandito sa pinaka-oil niya, diba? Sa pagigisahan natin ng mga onions and garlic. So ayun mga seswang, luto na yung ating bacon. So kukuha lang tayo ng ote para sa toppings mamaya. Ayun, perfecto. Unti pa. 1, 2, 3, go. So, I think okay na to. Then, iset aside lang natin tong ibang mga bacon dahil magigisa na tayo ng ating sibuyas at bawang. So, unahin natin tong ating sibuyas dahil hindi naman siya mabilis masunog. Kasi yung ano kasi, garlic, mabilis siya masunog. So, tuwing nagigisa ako, mas better na inuuna ko talaga yung sibuyas kasi hindi siya mabilis masunog. So, ayan, ang perfect dahil same din ng ano, oh, oil. So, flavor na talaga yung oil na ginamit natin. Then, sunod na natin yung ating bawang. Ayan. Then, isabay na rin natin yung mushroom natin para talagang mag-combine-combine na sila dito lahat. Ayan, dami! Oh, ang perfect. Yan din yung favorite ko talaga sa ano, carbonara. Yung maraming mushroom. Kasi minsan hinahanap ko pa yan eh. And this time, sobrang dami. Ang perfect nito. Ayan, lutuin lang natin sila together. You know what mga seswang, itong Nestle All-Purpose Cream is a great partner na talagang mahilig magluto. Ayan, dahil pwede siyang ihalo sa mga kahit na anong dish na gusto mong lutuin. Even sa dessert, pwedeng-pwede siya mga seswang. O, diba talagang ano siya, pwede rin siyang pang-ulam and pang-dessert. Ayan, dahil kaya siya tinawag na All-Purpose Cream, meaning... Pwede siyang ihalo sa kahit na anong dishes na lulutuin mo. Even na breakfast man yan.
kainan, dinner, even sa dessert. Perfect na perfect siyang ka-partner. So, diba? Talagang excited ako sa magiging kalalabasan nitong ating main sauce ng Filipino carbonara. Oh, diba? Talagang okay na to. So, in-next na natin yung ating Nestle Cream. Ayan, 250 ml. Ayan. So, ganito yung tamang pagbukas. Buksan nyo muna siya lahat. Ayan. Pati yung kanyang puwet. Ganyan. Kailangan bukas na bukas. O. Para masimot nyo siya ng bonggang-bongga. O, ayan. Binigyan ko na kayo ng tipa. Kaso yung gunting namin may sariling taa. So, naglalakad po siya. So, gagamit tayo ng kutsilyo. So, dapat pa slant. Be careful sa paggamit ng ano, kutsilyo. Ayan, kung meron kayong kasamang mga matatanda dyan, sila na lang yung pakiusapan nyo na magbukas ng Nestle All-Purpose Cream dahil matalas ang gunting. Or kahit may mga ano kayo dyan, gunting yun na lang. So, ayan, ihalo na natin. Ayan! O, diba? Perfect! Alam, sarap na nito. So, kailangan lang natin siyang simutin. Alam nyo naman tayo mga Pinoy, talagang simut sarap. Yan, walang matitira kasi sayang ang pagkain. Sayang ang pinambili mo dito. So, kailangan simut siya yung tipong wala na siyang hihingahan. Charot. Yung iba nga mga seswang, talagang nilalagyan pa ito ng tubig para masimut siya. So, comment down below kung ganun din kayo magluto. Ayan, sa mga kilala kong mamis dyan, talagang present kapag nagluluto ng mga ano creamy food. So, talagang ginaganyan pa nila yan. Binubuksan tapos nilalagyan ng tubig, tapos ganyan-ganyan, tapos ihalo. Para mas marami ang sauce. So, kailangan natin siyang haluin kasi baka mamuos siya. Ayan! Alam! Sarap nito kasi talagang naluto yung mushroom niya. At saka, amoy na amoy mo na agad yung ano, lasa. So, ayan, maglalagay lang tayo ng pepper. Ayan, black pepper. Ayan, gusto ko yung more para bongga na. And, syempre mga seswang, mag-a-add din ako ng beef cubes. Ayan, para bongga ang kanyang lasa at saka malinamnam. Ganon. So, ayan, haluin lang natin hanggang sa matunaw siya. Then, after nun, pwede na! Luto na, ganun. So, ayan, kailangan lang natin maluto ang nilagay nating beef cubes. Ayan, di ba? Para mas lasang-lasa ang ating carbonara. Hello, naglalaway na ako. Gusto ko nang kumain. Kayo din ba? Tsa! Luto na ang ating cream sauce para sa ating carbonara. So, ayan, bago natin ilagay yung ating pasta dito sa ating sauce. So, life hacks lang. So, weird. Baka weird to sa iba. So, again, to kasi ako mga seswang. Maglalagay ako dito ng egg. Ayan. Kailangan natin na pambasag. Egg. Then, in-next natin yung cheese. Ayan. Para hindi mamasa-masa yung ating pasta paglagay dun sa sauce. At saka para bongga na. So, maglalagay lang tayo dito ng cheese, mga ses. Ayan, pwede rin parmesan. So, ito yung cheese na meron kami dito eh. So, yan. Lagyan natin maraming cheese. Diba? Oh, I think okay na yan. Then, sunod na natin yung ating pasta. Ayan, kuha tayo dito ng pasta. Oh, perfect ng ano namin, no? Pangkuha. Lahat na siya. Ayan. Yun. Okay na yan. Then, i-mix-mix lang natin siya, mga ses. Ayan. O, diba? Perfect. Andito na. Meron na agad cheese yung ating pasta. At saka, maano na siya, o. Masarap na siya. Ihalo lang natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. So, next, ilagay na natin siya dito sa ating sauce. Ayan. Ay, sarap nito.
Ayan. So, haluin lang natin. Hello! Ang creamy ng sauce! Sobra! Ang perfect! Gento yung creaminess na talagang hinahanap ko sa carbonara. Oh, oh my God! Alright mga sis, finally luto na ang ating Filipino style carbonara and sobrang creamy niya mga sis. So it's time naman para lutuin itong ating French toast. Alright mga sis, luto na ang ating Filipino-style creamy carbonara using our Nestle all-purpose cream with French toast. So it's the Tikiman time na! And ito talaga yung pinaka-favorite part ko is yung Tikiman na kasi gutom ako sa kakahalo eh. So it's time na, first bite. Oh my God, ang creamy-creamy niya. Ang sarap mga sis at talagang super creamy niya. At lasang-lasa ko yung Nestle all-purpose cream natin dito na nilagay. And plus pa dun yung ating nilagay na bacon. Talagang sobrang flavorful niya mga sis. At ito talaga yung gusto ko sa carbonara, yung sobrang creamy. As in, mapapailang subo ako na ito. Hanggang gabi ko na ito. Ito na rin yung dinner ko. Ang sarap. Panalo. Perfect din siyang kapartner talaga mga sis. Wang yung ating French toast. At yung ginawa nating creamy carbonara as in mga seswang. And you can try this mga seswang sa inyong bahay using our Nestle all-purpose cream. Ayan talagang mag-create kayo dyan ng inyong version ng mga dishes sa talaga namang creamy. Panalo mga seswang. And uulit-ulitin ko talaga to. I hope mga seswang nagustuhan nyo ang ating video for today. And let's create the creamy and delicious dishes sa inyong tahanan. And magkita-kita ulit tayo mga seswang sa susunod na video. Hanggang sa muli. Bye! Good night! There, guess what you want to do? Type of NC's latency.